Karagrag. Welcome back to my vlog. Isang napakabonggang pahirdo mula dito sa Doha, Qatar. Yes, alive at energetic pa rin si Kuragan sa beauty pageant, of course. At masaya ako mga Karagrag na patuloy ang pagsuporta ninyo. Kaya maraming salamat. At dahil nga eto na, tapos na ang Miss Universe 2020 at dito na simula na naman ng bagong bakbakan sa mga national pageant. At isa na nga ang sa Pilipinas mga Karagrag at Miss World at Binibining Pilipinas. Excited na tayo dahil may ano na nga, July 11 daw, parehong schedule parehong schedule nila ba, binisayon na to ni, at nakakaluka no, bakit sabay, talagang sabay ano to, para pag-ingayin ang dalawang pageant, pwede bang ano, i-extend yung isa na mga dalawang araw, tapos yung isa naman mauna ng isang araw, para naman hindi tayo malito bilang mga beauty pageant fan ng Pilipinas na ang hirap kaya ano, dalawa yung susuportaran mo tapos sabay, ano tayo, hatiin yung katawan natin. Wala na nga sa Miss Universe 2020 nga, parang na nga tayong sabog na hindi na nga maitsura yung pagmumuka natin, tapos ito na naman sabay, saan ba tayo manood, kaninong pageant pa yung susuportaran natin bilang mga ano, beauty pageant lovers, di ba mga Karagrag? Hindi ko gusto yung ano nila, anong tawag nito, pag-iingay nila sa Miss World at Binibining Pilipinas, doon nga sa sabay na airing ng ano nila, programa nila sa ano, ano lang ba, butoy makalibog sila, uy, sabog pata sa Miss Universe, tapos ito na naman, another, ano na naman sila, pag-gimmick na naman sila, makaboang. Pero sa totoo lang mga Karagrag, excited ako sa Miss World kasi ang dadaming malalakas, magagaling at magaganda rin ng mga ano, no, kalaban, no, mga frontrunner ba. Isa sa mga top 5 ko na frontrunner sa Miss World, walang iba kundi si Kathleen Paton. Nagagandahan ako sa kanya mga Karagrag. Hindi ko pa siya masyadong na-check pero base lang sa mga nakita ko sa mga picture nila ha, ito yung top 5 ko na bet ko para sa Miss World. Kanya-kanya tayo ng opinion, kanya-kanya tayong choices, kanya-kanya tayong paniniwala, iba-iba tayo ng mata at utak, kaya respetuhin nyo yung ano, mga kandidatang napili ko. Baka magkapareho tayo ng susuportaran, di ba? O, di ba? Mukarag na naman ta. Si Janelle Lewis, barbing-barbing ang mukha. Ang ganda niya, para siyang si ano, si sino yun? Si Atisa Manalo, yung face lock nito, pwede ipang laban din sa international, kung hindi to pala rin sa Miss World. Si Ganiel, ha, ito yung ano ko, talagang winner ko para sa akin. Galing, ha? Ha? Grabing background din ito, kaya siya yung talagang nangunguna sa akin para sa blue crown na to, mga Karagrag. Next is si Tracy Maureen Perez. Oy, dati ko pa to siyang gusto nung sumali siya sa Miss Universe Philippines 2020. Bit ko to ang 16 nito, dahil ang ganda din. Tingnan natin kung anong arangkada nito gagawin sa Miss World Philippines 2021. At saka si Tricia Martinez, ay, ang beauty din nito, pwede ipang laban sa international. Barbie din ang face lock. Kaya itong limang to na bit ko, sila yung ano ba, gusto kong ano, isa sa kanila siguro ang magmanalo sa corona ng Miss World, pero excited ako, di ko pa na-check masyado yung background nila, but sa face lock muna ako nakatingin na talagang wow. Murag si Kurakan Guafa na walelig ko ay lamos, murag ikumot sa baki ang dagway. At eto pa mga Karagrag, samantalang sa Binibining Pilipinas naman, still pa ako kay ano, Francisca Tarok, siya yung talagang pang-international yung beauty, pang-international beauty, sa kasi Lorin, yung taga Iloilo. Yung dalawang to yung inaabangan ko sa international crown, mga Karagrag. So, yun pa, kasi hindi pa ako masyadong nagbabad sa Binibining Pilipinas, but sila yung dalawang bit ko na binabantayan ko. At yan mga Karagrag, excited ako sa darating na laban ng Miss World at Binibining Pilipinas, kung sino ulit ang mga magagandang Pilipina na lalaban sa international stage para iuwi na naman ang mga international crown. So, abangan natin yan sa July 11 mga Karagrag. Sino ang bit ninyo sa Miss World at sino ang bit nyo sa Binibining Pilipinas mga Karagrag? Comment below at mag-ingay tayo sa comment section. And thank you for watching mga Karagrag. Maraming salamat sa inyong suporta. Road to 14,000 na si Kuragan. At soon, may pag-give back na namang magaganap. And I'm so happy sa mga Karagrag. Maraming salamat.
sa inyong lahat. And that's all for today. Kung mahilig ka sa beauty pageant ng Papa Good Vibes na gaya ko, please don't forget to subscribe my channel. Like and share and subscribe para sa mga pabonggang paherdo pa ni Kuragan. And that's all for today. See you in my next vlog. And bye-bye mga karag-karag. Bye-bye.